mga classmates. Nandito kasi ako ngayon sa Bulacan. Sir, pwede ba turuan mo kami yan, sir? So, ito yung sa pressure na ginagamit. Opo, pang tubig. Ah, yan yun. Yung hinawa ka ng bumbero. At ako yung pang in ng tubig. Pero saan to, sir? Bulb po siya. Close to open. Mga classmates, nandito kasi ako ngayon sa Bulacan. At ngayon, gusto ko lang sagutin yung matagal ko ng tanong kung ano ba talaga yung ginagawa ng mga fireman kapag nagkakalikot sila doon. Kasi simula mo nung bata ako, naiintriga ako kung ano ba talaga yung mga pinipindot doon. At thank you tayo ngayon. Dari kasama na si Sir Trev. Thank you tayo ngayon. Pero kasama na si Sir Trev to educate us kung paano nga ba ginagamit ang isang fire truck kapag may sunog. Tara. Sir, pwede ba turuan mo kami yan, sir? Okay. Naiintriga talaga ako dyan sa mga yan eh. Kung ano yung pinipindot ka na. Kasi alam ko bawal yung galawin ng mga ordinaryo tao. Tama, sir. Minsan, pagka magsusupply po kayo ng tubig, okay. May mga pressure po kasi ito eh. Ah, may tamang pressure para doon. Okay. Purpose siya ng lakas or hina. Adjust. Okay. So, ito yung sa pressure na ginagamit. Opo, pang-control po. Yung lakas at hina po. Yung level. Level. Oh, level ng lakas. Okay. Tapos, ito sir, para saan to? Sa mga iba pong sa loob. Sa loob siya. Opo, sa loob siya. Okay. Pero ang madalas pong ginagamit is yung lakas at yung hina. Yung close, ito po yung pang-supply ng tubig. Wow. Pang-supply ng tubig to. Pang-out po ng tubig. Ah, pang-out ng tubig. Opo. Ah, ito na yung hawak ng bumbero. Opo, dito na po nila kinokontrol. Control yung parang gumagano sila, sir. Ah, ano? Dito po, yung lakas. Ah, yun, kung gaano kalakas yung hawak ng. Meron po tayong ito po yung nozzle. Ah, yan. Okay. Ito po. Ah, yun, yung hinawakan ng bumbero. Okay, pag in-adjust yan dito, pagka napalakas po na sobra, may chance na liparin po kayo. Oh no! So sobrang lakas, no? So may tawag din pala alam to, pwede mag-cause ng accident? Oh no! Yung pala, yung madalas sa gawat hawak niya. Okay. Yeah. Dalawang tao ba yun, sir? Isang taga dito, saka isang tao nito. Dalawa yung maghahawak ng bumbero? Backup niya na nakatulak nun, sir. Mag-push, maglumaban, no? Yun pala yun. Ito po yung pang in ng tubig. Wow. Pang in ng tubig. So, ito yung hose niya. Sato. Ito. Wow. Ang laki pala, no? Yung pag ilalagay mo sa drum. O pang sip-sip. Ito, isa pang ganito. Dalawa siya. So, dalawa. Para saan ko, sir? Bulb po siya, close open. Wow. Bulb, close open lang siya. Matigas? Matigas pala talaga ito, no? So, ito yung madalas na ginagamit ng mga bumbero. Tapos, iba-iba din yung accessories niya. Iba-iba rin yung... accessories tawag? Okay. Accessories ang tawag dito. Coupling. Kung ilan yung isusupply yung tubig, ba? Gusto nyo... dalawang hose pa. Dalawang hose ang mag-activity. Okay. Dalawang hose. Kayang supply. Ganun pala yun. Plug and play lang po siya. Easy access? Gaganon lang talaga ng susuksok niya lang doon. Na naka-off yung water doon sa loob. Okay. Meron din sa iyo mga coupling. Coupling ang tawag yan. Parang siya sa tubig lang talaga siya, no? Opo. Wow. Ito. Ito yun yung coupling doon. Wow, ilalagay mo lang yan dito. Galing, no? Nagagalingan talaga ako sa mga fireman kasi nagagawa nila yung ganon. So dito, bakit may ganito siya? Apakan po para sa... step board to. Wow. Sa tapak siya dito. Meron pa po ang canyon. Yung tawag. Paano yun, sir? Canyon? Bali po. Ito din po, Canyon tawag dyan? Wow. Tarent. Tarent? Apo. Pero ba't tawag kanyon kanina, sir? Parang mukhang kanyon po. Kasi parang siyang kanyon. Pero tarent ang tawag niya. Ito, paano yung trabaho yan? Isipotok na po yun. Ito, kahit anong lakas ng pressure para umabot sa mga nasusunog na mga malalayong bahay. O yung kung saan yung gusto padapuin na mas malakas yung pressure. Okay. Para kahit sobrang sagad ng gusto niyong lakas,
wala na kayong iaalala na itatapon kayo. Ah, para siyang handle niya. Handle. Tapos nandito yung host para yung mag- Tapos ito, maneuver lang yan. Ako, oh. Pwede pong iharap pa. Saan ba yung harapan niya, sir? Ah, ito. Tapos may sukat din yan, sir. Nagagalaw din yan yung metro. Ah, okay. Wow. Na-adjust ng style ng buga. Buga! Ah, yung parang pag nagka-carwash tayo. Oh, jet type. Tapos may sprinkler, parang gano'n. Wow. Ganun pa rin yung grease nung galing, no? So, ito pa rin ginagawa ng mga, may, ng mga fireman, no? Kaya pa rin yung... Pwede, sir, ha? Kaya pala nung bata ako, sabi ko nangarap din ako nung bata ako na maging fireman kasi para silang superhero. At ngayon, nagka-edad na tayo na sagutin yung tanong natin kung paano ba nila ginagamit yung mga ganito. Napaka-thrilling pala. Ay, may isa pa akong tanong, sir. Yung mga fireman ba, kabado ba sila? Talagang naka-specialize na mag-train na po sila. Train na talaga train sila na po sila bago po talaga lahat sila sumabak sa mga sunog. Kaya malakas ang loob nila doon. No? Talagang kahit wala pang sunog, minsan exercise training pa rin. Okay, no. Kaya sa mga nangangarap doon to become a fireman, alam nyo na ngayon yung mga gagawin nyo dito. Nakakatuwa. Oh, thank you, Sir Trev, sa pagbigay sa amin ng education kung paano nga ba nagpa-function ang isang fire truck kapag may sunog.